idol at kabayan Kongreso ay sinusulong ang pagbili ng dalawa pang 84-meter na offshore patrol vessel katulad ng BRP Gabriela Silang o PVA-301 para madagdagan ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Ito ay maliban sa dalawang 97-meter pa na multi-role response vessel na magagaling sa bansang Japan. Wow! Gusto ko yan! Suportado ng leader ng Kamara ang pagkuha muli sa bansang France para mas lalo itong makakatulong na magampanan ng Philippine Coast Guard ang kanilang tungkulin na mabantayan ang ating mga karagatan at ipatupad ang batas ng Republika ng Pilipinas. As promised, actual video clips ng pagsasanay ng Indian Navy at Philippine Navy. Panoorin ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Suportado ng isang leader ng Kamara ang plano ng Philippine Coast Guard na bumili ng dalawa pang French-made high endurance offshore patrol vessel. Ayon kay House Committee on Strategic Intelligence Chairperson at Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, makakatulong ang pagbili ng dalawa pang 84-meter na offshore patrol vessel upang mapalakas ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay sa 200 nautical mile Philippine Exclusive Economic Zone. Tinatayang nagkakahalaga ito ng 11.2 billion peso. Iginit ni Surigao del Sur Representative Pimentel na ang mga Philippine Coast Guard patrol boat at warship ng Philippine Navy ay magkaiba. Ang Philippine Coast Guard ang nagpapatupad ng Marine Environmental Protection Law at humuhuli sa mga foreign poachers, samantalang ang warship ay nagbabantay sa bantang pananakop at nagpapanatili ng kalayaang dumaan sa karagatan. Ang unang 84-meter na offshore patrol vessel ng Philippine Coast Guard ay binili sa bansang France sa halagang 5.6 billion peso. Ito ay dumating noong nakaraang taon at tinawag na BRP Gabriela Silang. Sa susunod na taon ay darating naman sa bansa ang dalawang 97-meter Multi-Role Response Vessel o MRRV na binili sa Mitsubishi Shipbuilding Company Limited ng bansang Japan na nagkakahalaga ang kontrata ng 14.6 billion peso. Ang punto naman ni Pimentel in I quote, "As far as we're concerned, the money that we're spending for this new Philippine Coast Guard vessel is a sound investment in keeping our coastline safe and protecting our rich marine resources for the enjoyment of the future generations of Filipinos." Unquote. Sa ibang balita naman, as promised mga idol at kabayan, kapag merong update sa aktual video ng pagsasanay ng Indian Navy at Philippine Navy sa West Philippine Sea ay ating ipapakita sa inyo. At ito na nga, credit and respect sa BRP Antonio Luna FF151 sa pagbahagi. Laban Pinas.